Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Parang produkto kung ipamine online ang isang kumadrona sa Muntinlupa ang isang bagong silang na sanggol. 25,000 pesos daw ang benta sa walang kamuang-muang na bata. Ang alok pa raw ng suspect ang pangalan ng bibili, ang siyang ilalagay niyang pangalan sa birth certificate ng bata. Ang nasakoting suspect dumepensa at iginit na naghahanap lang daw siya ng mag-aampon sa bata. Nakatutok si John Consulta. Pagkakuha ng senyas, kumilos na ang mga ahente ng NBI Human Trafficking Division para arestuin ang kanilang target sa Muntinlupa. NBI po kami. Ay, baby. Huli sa akto ang kumadrona habang bit-bit pa ang ibinibentang sanggol. Sinubukang magpaliwanag ng kumadrona pero sa huli ay ibinigay rin niya ang baby sa NBI bago siya tuluyang inaresto. Ayon sa NBI, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa cyber tip ng Justice Department kaugnay sa pag-aalok ng suspect online para maibenta ang bagong panganak na sanggol. Siya ay nag-aalok sa Facebook to sell a baby. Yung baby ay 6 days old and is offering to sell the baby for 25,000. Nakipag-negotiate kami sa kanya and finally our agents from the Human Trafficking Division caught her in flagrante delicto. Hawak pa yung baby. Ayon sa NBI, nag-alok pa raw ang kumadrona ng paraan para palabasing lehitimo magulang ang kanyang mga pagbebentahan ng sanggol. Sinabi na siya na yung pipirma sa birth certificate dahil siya ay yung kumadrona at siya na rin yung magpaparegister. So, mapapangalan na yung bata doon sa amin na mag-aampon. Depensa ng suspect, wala raw siyang intensyong ibenta ang sanggol at naghahanap lang daw siya ng mag-aampon dito kaya siya nag-post sa FB. Sabi ng kumadrona sa NBI, iniwan daw sa kanya ang sanggol matapos manganak at sinabing babalikan daw ito pero hindi na ito bumalik. Ang sabi daw sa kanya ng nanay, ayaw nito sa bata. Hindi raw alam ng suspect ang pangalan at address ng ina. Wala naman po akong alam na hindi niya nakalababalikan. Eh kaso po yung mga ginastos ko, need ko na po talaga dahil wala naman po ako ibang kinukuha na ng income. Siyempre may mga bayanin ako at tsaka ginastos ko po talaga yung sa bata, yung kinukuha ko. Hinahanap po namin yung nanay so far po. Kung sakasakali po pa, maaari po siyang kung mapapatunayan na inabando na niya yung bata ay maaari po rin namin kasuhan yung nanay ng child abuse for abandonment and neglect dun sa sarili niyang anak. Sinampahan na ng patong-patong na reklamo ang kumadrona. Ang subject ay kinasuhan namin ng Special Protection of Children Against Child Abuse and Exploitation and then Cybercrime Prevention Act at Human Trafficking. Pipedit pa namin additional case ay kakasuhan namin ng simulation of birth under the revised penal code. Ayon sa NBI, marami raw na monitor na bentahan online ng mga sanggol na pinapalabas na adoption na di na dumadaan sa proseso ng pag-aampon. Kaya sa tuwing nakakatanggap sila ng impormasyon, ay agad nila itong inaaksyonan. Sabi naman ng National Authority for Child Care, walang malinaw na datos kaugnay sa bilang ng mga batang illegal na binibenta online. Pero mula raw sa dating mahigit 20 Facebook groups na kanilang namonitor na sangkot sa ganitong kalakaran, nasa 7 na lang daw ang aktibo sa ngayon. Kaya raw, mahalagang mabantayan ang mga ito ng maigi. Wala pong bata ang dapat mawalay sa kanyang mga magulang at pamilya. Karapatan po ng bawat bata ang mahalin at lumaki sa kanyang kaanak. Lalong-lalo na po na hindi po kasalanan ng bata na siya ay ipanganak sa kahirapan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.